ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, kapapasok lang ng balita, walo na ang gintong medalya ng Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang panghuli ay si Sam Katantan sa women's foil individual sa fencing. Napakagandang simula po para sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakakuha ng ginto ang gymnast na si Carlos Yulo para sa men's all-around individual event. May ilang pa tayong atletang maglalaro ngayon sa ibang sports. At live mula sa Hanoi, Vietnam, Diane Castillejo. Diane, sasabak na ba sa kompetisyon si EJ Ubiena? Alvin, actually, eksakto ngayon ay magsisimula na si EJ sa kompetisyon dito sa pole vault competition sa Maidin Athletic Stadium sa Hanoi. So far, ang lahat ng mga competitors niya, taga Thailand, Malaysia at pati ang kapwa Pinoy ay hindi masyadong naging successful. So ngayon, EJ sasabak pa rin sa kanyang unang jump dito sa pole vault competition kung saan siya ang defending champion. So ngayon nakikita natin si EJ na naghahanda sa run-up area at inaayos ng mga officials ang bar. Okay, ngayon medyo maraming diskusyon kasi maraming mga adjustment ang ginagawa sa pole vault area bago tumalon ang bawat athlete. So each athlete may tatlong tries sa bawat jump. So ngayon, tinataas ngayon ang bar para kay EJ para sa kanyang unang talon. Kanina ang naging problema ng ibang athletes ay nagkaka-cramp sila pagtakbo pa lang bago sila tumalon. At nakakatuwa naman itong si EJ kasi tinutulungan pa niya ang kanyang mga competitors mula Thailand sa mga issue sa binti kasi nga nagkaka-cramp sila. Medyo hindi naman gaanong mainit dito sa ano ngayon. Actually, medyo makulimlim ang panahon pero very humid talaga. So mukhang nagkakaroon ng problema ang mga athletes sa cramps. Pero si EJ, of course, very much in shape. Galing siya sa Italy. Kasamang kanyang physio. Okay, ngayon nakita na natin si EJ. Balikan natin si EJ na nasa starting position na. And right now, about to take his first attempt dito sa pole vault SEA Games. Okay, panoorin natin si EJ. Richardson Michael, the Philippines, and Anis Richardson Michael, please come to San Diego Aviation Stadium for the medal ceremony. Thank you. Ayan, ina-adjust pa rin ang height ng bar. Kanina sa mga practice attempt ni EJ, very easily na-clear niya ang 5.40 meters. Of course, ang kanyang personal best, 5.93 meters. At ang kanyang winning height noong last SEA Games 2019, 5.65. So tingnan natin kung anong height ang gagawin ni EJ ngayon. Medyo maingay rin ang audience kasi simultaneously nagkakaroon ng mga track events dito sa Maidin National Stadium. Okay, eto na. Umalis na ang mga officials sa bar at nandiyan na si EJ sa run-up point. Yes! Okay. Ayan, taas kamay si EJ sa kanyang unang talon dito sa pole vault competition. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang competition.
Each athlete has a chance to try 3 times na maabutan ang height na tinalon ni EJ Obiena. So ongoing pa rin ang pole vault competition dito sa SEA Games at mamaya babalikan natin ang resulta ng pole vault. Ngayon naman ay balikan natin ang mga madamdaming eksena na naganap kahapon sa gymnastics hall kung saan na gold medal si Caloyulo sa individual all-around event at silver naman ang men's team. Sobrang emotional si Caloyulo at buong men's gymnastics team sa pagkapanalo nila ng silver medal sa men's team event sa artistic gymnastics. Ito ang unang beses mula noong 2005 na may nabuo ulit na men's gymnastics team. Gold medal naman si Caloy sa all-around individual event matapos makapagtala ng pinakamataas na score na 85.15 sa 6 na aparatos. Iyakan sa tuwa si na Caloy at teammates. Sobrang saya lang po kasi hindi mabuo na first. Pero nakasegad po kasi like, salamat po kay Lord. Hindi ko po akalain ngayon, nandito na po ako. Iyak sa training, yung gusto sabi sumuko pero wala pa rin. Pakapangako po na mas gagalingan po namin, mas magkitraining pa kami ng maayos. Sisipagan pa namin para sa mga susunod na competition namin. Para din po kasi sa pamilya ko, para po sa Pilipinas, para rin po sa anak ko. I'm so proud of Caloy and the team. Only 4 months and they really wanted to be in a team and to carry Caloy. Qualified rin si Caloy sa 6 na individual finals. Lalong determinado ngayon si Caloy. Unang nakuha ng Pilipinas ang ginto sa panalo ni Mary Francine Padio sa Women's Artistic Singles ng Penchak Silat. 3 gold ang nakuha ng Pilipinas kahapon sa ibang sports. Sa Courage, gold si Jack Escarpe. Sa men's kickboxing, gold medal si John Saclag. At sa women's kickboxing, gold medal mula kay Gina Inyong. At kaninang umaga, gold sa men's triathlon si Fernando Casares. Silver naman si Andrew Kim Remolino, habang nakuha ni Kim Mangrobang ang gold medal sa women's triathlon. Alright, so nakita natin kanina no yung successful jump ni EJ Obiena sa height na 5.40 meters. Yan ay napakababa sa kanyang personal best. So I'm sure mamaya itataasan pa niya ang height as he tries to defend yung kanyang gold medal dito sa pole vault competition sa SEA Games. By the way, meron tayong isa pang Pinoy na lumalaban dito sa pole vault, si Hocket De Los Santos. Kanina naka-clear siya ng 5 meters. Pero yung mga susunod niyang attempt, hindi siya naging successful. Okay, sa overall medal standing naman, no, nangunguna pa rin ang host country Vietnam. Number 2 ang Indonesia, number 3 ang Malaysia, number 4 ang Pilipinas. Pang-apat tayo sa overall medal standings. Meron na tayong 8 gold medals. Kakapanalo natin ang isang gold sa fencing competition. So hopefully, magkakaroon tayo ng gold dito mula kay EJ mamayang konti. So babalikan natin ang mga resulta dito sa pole vault competition sa SEA Games competition. Maraming salamat, Diane Castillejo. Balitang sports pa rin po, pinuldukan ng University of the Philippines Fighting Maroons ang halos 4 na dekadang paghihintay ng titulo sa UAAP Men's Basketball. Tinalo ng UP ang Ateneo Blue Eagles sa makapigil-hiningang Game 3 ng Finals kagabi. Meron pong victory bonfire dyan sa UP Diliman Campus ngayon. At live, nagpapatrol doon si Jervis Manahan. Jervis, masaya ba ang mood dyan sa UP? Yes, Alvin, damang-dama ang tagumpay dito sa UP College of Human Kinetics dahil sa isinasagawa nila na lagablab diliman o ang bonfire bilang selebrasyon sa makasaysayang championship ng UP Fighting Maroons kahapon. Sa ngayon ay madami ng mga tao na dumadating dito dahil matagal hinintay ito ng mga eskolar ng bayan na dumaan sa mga winless o sa mga season na wala silang panalo hanggang ngayon na nakamit na nila yung pinaka-inaasam-asam nila na kampiyonato.
Dumagundong ang Mall of Asia Arena ng tuluyang wakasan ng UP Fighting Maroons ang 36 na taong paghihintay na maghari muli sa UAAP Men's Basketball. Leo had to heave it. Pinayuko ng Maroon sa overtime ang defending champion Ateneo Blue Eagles sa Game 3 ng Finals. Sa huling segundo ng laban, naka-3 points si Joel Kagulangan na nagbigay sa UP ng una nitong kampyonato mula noong 1986. Sobrang sarap. Wala akong masabi. Sobrang sarap talaga. Champion na kami. Sobrang sarap talaga. Yung mga bandang, lagi akong nire-remind ni Coach eh. Huwag kang bibitaw, kailangan ka sa loob. Hindi naging madali ang panalo ng UP. Nakaalagwa ang Maroon sa first half dahil naging sa mga 3-point shots ng nagbabalik na si CJ Cancino. Pero nakahabol ang Ateneo at nakalamang pa ng puntos. Neck and neck na ang laban hanggang sa nalalabing 56 seconds sa fourth quarter, kung saan lamang ang Blue Eagles 59-56. Sa mga huling segundo, nakapag-shoot ng 3 points si Cancino. 59 all para sa overtime. Agad umarangkada ang Ateneo. 69-64 sa tulong ni Gian Mamuyak. Pero humabol ang UP sa 8-0 para sa 72-69 na panalo kontra Ateneo. Saying that to end this 36-year championship drought, it's really sweet, no? Sabi nga nila, yung public school naman ngayon ang magcha-champion, no? UP naman. But we just want to enjoy this moment. Itinanghal ng Finals MVP si Malik Youth na nagtala ng 17 points sa laro. May 14 points naman si CJ Cancino. Huling nagkampyon ng Fighting Maroon sa men's basketball noong 1986. Sa pangunguna, ina Benji Paras at Ronnie Magsanok. Sinalubong ng mga kapamilya, fans at UP alumni ang UP Maroon sa UP Hostel sa Quezon City para ipagdiwang ang tagumpay. Sobrang thankful ako sa UP community, lahat ng UP. Kasi grabe sila sumuporta. How does it feel, champion? MVP? Good. Happy. Well done. Okay. Bow ako sa inyo. Saludo ako sa inyo. This is really a big day for the team. We had a very good team. They displayed a lot of grit and heart, determination. Alvin, inaasahan mamayang alas 7:30 ng gabi sisimulan itong programa dito kung saan nga nila sisindihan itong bonfire sa ating likod, at kasama sa mga inaasahan dito ang mga players ng UP Fighting Maroons, ang mga alumni nito, ang mga sponsors, faculty at ang buong UP community na sabay-sabay nagdidiwang dahil nga dito sa historic win nila sa UAAP. Alvin. Maraming salamat, Jervis Manahan. Nagpatuloy ngayong araw ang pagproseso ng mga certificates of canvas sa Philippine International Convention Center. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ano ang plano ng COMELEC sa mga lugar na nagdeklara ng failure of elections? Zen, pinaghahandaan na ang isasagawang special election sa munisipalidad ng Tiburan sa Lanao del Sur. Ayon sa COMELEC, Zen, hinintay muna na humupa ang sitwasyon upang mapayapang maidaos ang eleksyon. Nagdeklara ng failure of election sa lugar matapos tangayin ng isang armadong grupo ang vote counting machine at mga balota noong araw ng halalan. Pinag-aaralan naman kung paano maipadadala ang mga certificate of canvas mula sa mainland China, kabilang ang mga mula sa Hong Kong at Macau. Hindi pa rin kasi nakapagsagawa ng eleksyon sa Shanghai dahil sa ipinatutupad na lockdown. Pag-aaralan naman kung makakaapekto pa ito sa resulta ng halalan. Halos lahat ng rehiyon, lungsod at munisipalidad ay nakapag-transmit na ng COC. Tapos na rin ang para sa local absentee voting. Inaasahan naman ng COMELEC na matutuloy na ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa pagkasenador at party list na tiyak na hindi na magagalaw pa sa pwesto sa mga susunod na araw. Inanunsyo din ng COMELEC na mahigit 1,000 ang nakukuha nilang reklamo tungkol sa vote buying. Mahigit 80 dito umano ay may basehan.
Sa law department naman, we have 73 vote buying concerns since February 9. 53 were acted upon, 12 were docketed, and the rest were under evaluation. For the PNP, there was one case of vote buying in Cavite. Many of the reported vote buying incidents na dinulog doon, takot naman mag-testify o walang witnesses or walang ebidensya. For the other manually submitted, 19 na lang po ang hinihintay natin na certificates of canvas from overseas for those manual submission. So, konting tiis na lang po. Zen, yung special elections no, na target ng COMELEC na gawin sa munisipalidad ng Tiburon sa Lanao del Sur, iyan ay sa May 24. Samantala, umaabot na sa 149 mula sa kabuuang 173 na certificates of canvas na ang natatali ng National Board of Canvassers. Kabilang sa mga binilang ngayon ang mga COC mula sa South Cotabato at Cebu City. Dumating na rin Zen ang mga COC mula sa Amman, Jordan. Zen? Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Dapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Hoy, may rollback. May rollback po next week. Yun nga lang, hindi kasi laki ng big time oil price hike noong Martes. Maglalaro sa 3 hanggang 3.30 ang magiging bounce pressure sa diesel. 50 hanggang 75 centavos naman sa gasolina. Parang lit ng gasolina. Ang kerosene naman po, may rollback din na mahigit 2 pesos kada litro. Pero mas maliit ang expected rollback sa Martes kung ikukumpara sa big time oil price hike noong Martes na umabot naman na mahigit 4 hanggang lagpas 5 pesos. Paliwanag po ng mga taga-industriya ang pagtagal pa rin ng COVID lockdown sa China, ang pangunahing dahilan ng paghupa ng presyo sa world market. Hindi rin magkasundo ang mga bansa sa Europa kung itutuloy ang oil embargo sa Russia dahil wala pong mapagkukuhanan ng replacement sakaling hindi na nga bibili ng langis galing Russia ang ibang bansa sa Europa bilang parusa sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Inendorso ng Wage Board ng National Capital Region ang 33 pisong aumento sa sahod ng minimum wage workers. Ayon kay Department of Labor and Employment NCR Regional Director Sara Mirasol, na siya ring pinuno ng board, ire-review ng National Wages and Productivity Commission ang bagong wage order sa Lunes bago ito ipatupad. Kailangan ding ilathala ng 15 araw ang bagong wage order. Mula sa 537 pesos, magiging 570 pesos na ang minimum wage sa NCR para sa non-agriculture workers. Magiging 533 pesos naman ang minimum wage sa agriculture workers mula sa dating 500 pesos. Magkakaroon din ng aumento sa sahod sa mga manggagawa na nasa Western Visayas. 55 pesos at 110 pesos ang idadagdag sa nagtatrabaho sa non-agriculture, industrial at commercial establishments. Mayroon ding 95 pesos na aumento para sa mga nagtatrabaho sa agriculture sector. Para sa grupong Kilusang Mayo 1, bagamat maliit ang aumento, isa pa rin itong tagumpay sa hanay ng mga manggagawa. Dismayado naman ang grupong Sentro, lalo't hindi sasapat ang aumento para makabawi ang mga manggagawa sa halaga ng nawala sa kanilang sahod. Too good ang kilig, too good rin ang saya ng fans sa pilot episode ng Too Good to Be True na nag-world premiere kagabi. Idinaan naman sa isang kanta ng isang rapper ang paghingi ng tawad sa dati niyang partner, nagpapatrol MJ Felipe. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Sikat sa Pinoy hip-hop community ang rapper na si Scus the Klee, na miyembro ng grupong X-Batalyon. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako, ako'y pauwi na. Nakilala rin siya dahil sa relasyon sa YouTube star na si Zainab Harake, lalo na ang kanilang hiwalayan dahil di umano sa panloloko.
Kaya sa kanyang bagong kanta na Kumpisal kasama si Glock 9, dinaan ni Skustakli ang paghingi ng tawad. Matagal na ako hindi nagkumpisal. Right after niyong sinend sa akin yung demo, ginawan ko na rin agad. Sabi ko, ito na yon. Dito na ako hingi ng tawad. Patawarin mo akong muli sa dami ng mga sala na nagawa ko. Musika rin ang naging outlet ng songwriter-producer na si Jonathan Manalo na nagsiselebrate ngayon ng 20 dekadang anibersaryo sa industriya. Pinoy ako ng Pinoy Big Brother. Patuloy ang pangarap ni Angeline Quinto at ang iconic youth song na Taratena ay ilan lang sa mga di malilimutang komposisyon ni Manalo. Grateful ako for the last 20 years and looking back, sabi ko nga, ang dami na palang mga kantang naisulat, ang dami na palang mga kantang naiproduce. Yung bagay na nagpapatuloy-tuloy sa akin para gawin to, nakikita ko na kung paano nakaka-inspire ng mga tao. Speaking of anniversary, pinuri ng fans ang pilot episode ng Too Good To Be True nang mag-world premiere sa Netflix kagabi. Worth the wait daw ang comeback serye ng Katniel. K-drama vibes daw ang palabas. Pati international fans nagre-request na rin mapanood ang serye. Trending ang Too Good To Be True Netflix premiere sa Twitter. At ang mismong palabas, trending shows din sa Netflix. Nervyos, kilig. Nervyos, saya, diba? Na mabigyan na tayo ng pagkakataon kasi kami lang magsisimula pero I'm sure marami na rin susunod. Kaya magandang stepping stone para sa ating lahat to at lalo na sa ABS-CBN. Sa mga hindi nakapanood sa Netflix, mapapanood na ang Kathniel comeback serye mamaya 8:40 ng gabi sa I1TFC. Ikaw yung nagnako sa hotel. Wala kang ebidensya. So kahit isumpong mo pa ako, wala rin mangyayari. MJ Felipe, ABS-CBN News. Hindi pa idinedeklara ng World Health Organization na variant of concern ang bagong Omicron sub-variant. Pero patuloy ang panawagan ng Department of Health sa lahat na magpabakuna at magpa-booster shot. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Malaking bagay para sa construction worker na si Michelle Duran na mayroon siyang COVID-19 booster. Ayaw na niyang tumigil ulit sa pagtatrabaho lalo pat may banta ng sub-variant ng Omicron. Natakot po. Bakit? Kasi siyempre ito na nga lang ang trabaho namin eh. Tapos biglang may mga bago na naman na... Baka mawalan kami ng trabaho na naman. Ganun no. Saka kawa naman ho kami. Ang ilan nabawasan ang pangamba dahil sa natanggap na bakuna. Nandun yung fear, pero hindi katulad nung mga naunang... Nung papasok pa lang yung COVID. Fully vaccinated kami, tsaka may booster naman na eh. At the same time, di naman kami lagi lumalabas. Umiiwas din sila sa mga matataong lugar. Pinananatili ang kalinisan sa katawan at laging naka-face mask. Yan ang paalala ng DOH sa publiko. Ito'y sa gitna ng pagkakadetect ng isa pang sub-lineage ng Omicron variant na BA2.12.1 sa 14 na katao. 12 ay mula sa cluster ng mga kaso sa Puerto Princesa sa Palawan, habang 2 naman ay nasa Metro Manila. Hindi pa idinedeklara ng World Health Organization na variant of concern o variant of interest ang Omicron BA2.12.1, pero sinasabing mas mabilis itong makahawa. It is about 23 to 27%, no more transmissible than the original Omicron. Sinasabi din nakakapag-escape siya ng immunity natin brought about by vaccines. Pero wala pa naman mong pag-aaral na sinasabing nagiging severe ang mga kaso nitong variant na ito. Naka-recover na rin ang lahat ng nagpositibo sa variant na ito. Sa ngayon, hindi nakikitang kailangang itaas ang alert level sa bansa. We still follow our criteria for our alert level system. Wala pong mababago dahil in place na po ang ating mga safety standards. In place na rin po yung ating mga criteria para sa alert level system. Kung sakasakali no, na magkakaroon tayo ng pagtaas ng kaso sa mga lugar sa Pilipinas, dyan po tayo magkakaroon ng basihan kung itataas at hindi.
Nasa 146 cases ang naitatala kada araw mula May 6 hanggang 12. Mas mababa ito kumpara noong Disyembre na nasa 254 cases kada araw bago nagkaroon ng surge noong Enero. Sa Davao City, pinaghahandaan na rin ang posibleng pagtaas ng COVID-19 cases matapos ang halalan. Ito'y bagaman nananatili sa Alert Level 1 ang syudad at mababa ang positivity rate. Pero ayaw nilang makampante ang publiko lalo't nasa Alert Level 2 ang mga katabing lugar. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Nagpalagay ng ilang checkpoint ang Zamboanga City Veterinary Office sa 9 na barangay ng lungsod para matiyak na hindi kakalat ang African Swine Fever o ASF sa mga lugar na ito. Hindi naman binabawalang maglabas-masok ang mga tao sa mga apektadong barangay. Nais lang matiyak ng veterinary office na walang makalalabas mula sa mga backyard piggery ng 9 na barangay. Hindi bababa sa 5 backyard piggeries ang sinuri kasunod ng mga ulat ng pagkamatay ng mga baboy. Nagpositibo sa ASF ang ilang baboy sa isinagawang rapid test habang hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test. Patuloy naman ang monitoring at inspeksyon ng veterinary office sa mga pribadong babuyan sa lugar. 2 patay, 2 kritikal at 23 sugatan sa banggaan po ng truck at jeep sa Leganes, Iloilo. Sa imbestigasyon ng mga pulis, matuloy umano ang takbo ng truck na sinasabing nahikipagkarera sa isa pang truck hanggang sa nabangga nito ang jeep na sinasakyan ng mga biktima. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Samantala, nakunan sa dashboard ang pambabato sa windshield ng isang kotse sa barangay Abang Keruhan sa Pamplona, Cagayan. Sakay ng kotse ang driver na si Honey Estraza at kanyang anak. Inimbisigahan na ng mga pulis ang kaso. Ito na ikalawang insidente ng pambabato sa sasakyan sa Pamplona, kaya hinigpitan na rin ang pagpapatrolya sa barangay. Ibinalik na sa kanyang natural habitat o tahanan ang tarsier na itinurnover po ng Philippine Maritime Group sa Department of Environment and Natural Resources. Nasagip ang tarsier sa barangay Kabatiol sa Maasim Sarangani. Ayon sa forester na si Abdul Kariga, walang sugat ang tarsier na inilagay na sa Maasim Eco Park. Dagdag pa ni Kariga, nakatanggap sila ng ulat na may namataan ding ilang tarsier sa mga ilang barangay sa mga bayan ng Maitum at Kiamba, kabilang ang Philippine tarsier sa near threatened species o yung sa mga mapanganib na maubos na mga hayop. 5 araw matapos magbotohan, halos kalahati na ng kabuuang bilang ng kopya ng election returns ang natanggap ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Iaanunsyo rin ngayon kung tugma ba ang nai-audit nilang election returns sa resulta mula sa transparency server ng COMELEC. Live mula sa PPCRV Command Center sa UST Maynila, nagpapatrol Jackie Manaba. Jackie, itugma nga ba ang na-audit ng PPCRV sa nilalabas ng COMELEC? Alvin, ang match rate na inanunsyo nila, 98.39% ang match rate o yung nagtugma sa pagitan ng inaudit na physical copies ng election returns kung ikukumpara doon sa electronically transmitted results mula sa transparency server ng COMELEC. Pero hindi pa tapos ang audit dahil ang nagmatch o nagtugma na yan ay 28.5% pa lang ng total election returns. Ang ibig sabihin ng 98.39% match rate, merong 1.61% o 492 na election returns ang hindi na pagtugma, hindi na maitugma o hindi pa naipagtutugma sa resulta sa transparency server. Isa-isahin natin, 49 na election returns pa ang hindi pa naipagtutugma at ipapasa ngayon ito sa next batch ng matching. 203 naman dito ay hindi na maipagtutugma dahil wala nang katapat na digital results mula nang pinutol ng COMELEC ang transmission ng transparency server kahapon ng hapon.
at 240 ang hindi nagtugma ang bilang. Ibig sabihin, itong 240 na ito ay dadaan sa verification. Para lang maintindihan ng ating mga manonood yung mga nakikinig na rin, dalawang set kasi ng encoder ang dinadaanan ng mga ERs dito sa PPCRV. Kapag hindi nagtugma ang bilang ng dalawang set ng encoder, halimbawa, yung unang encoder, 90 yung bilang niya. Sa pangalawang encoder, 95, itong election return na ito ay dadaan sa verification o uulitin sa ikatlong beses ang pag-encode o audit sa mga ER na yon. Ito ngayon yung sitwasyon ng 240 na election returns o yung 1% nung hindi nagtugma. Kaya sa ngayon, 98.39% ang match rate ng physical ERs na na-encode kumpara sa lumabas na resulta sa transparency server ng COMELEC. Bakit po merong 240 mayroong kailangang i-revalidate or reprocess? Minsan po kasi yung election return pwedeng hindi mabasa. Or minsan yung ating mga volunteers, no, pag binasa baka nagkakamali lang dun sa basa dahil pagod na. So meron pong mga ganong pagkakataon. Pero nais ko lang din pong i-emphasize na yung pong mga 240 election returns po na yan, hindi po niya apektado yung lahat ng mga kandidato o hindi po nangangahulugan na yung buong pong lahat ng botante doon ay ibang binoto. Alvin, bibigyang diin din natin na itong 98.39% na match rate ay 28.5% pa lang ng total ER. So hindi pa ito yung final na match rate ng mga election returns na inaudit dito sa PPCRV. Patuloy ang pagdating ng mga election returns dito sa PPCRV Command Center at as of 10:30 a.m. kanina ay nangangalahati na ang bilang ng mga ERs na na-deliver dito. Nag-back up na rin ang media kanina ng resulta ng botohan mula sa transparency server ng COMELEC bago nag-pull out ito sa Command Center. Hanggang May 20 o sa Biyernes o sa susunod na linggo na lang ang PPCRV dito sa University of Santo Tomas para sa kanilang manual audit. At kung may dumating pang mga ERs, ay ililipat na ang kanilang operations sa original nilang Command Center sa Pope Pius Catholic Center. Alvin? Maraming salamat, Jackie Manabat. Kabi-kabila ang pag-endorsong natatanggap ni House Majority Leader at late 1st District Representative Martin Romualdez para maging bagong speaker ng mababang kapulungan. Sabi ni Romualdez, isusulong niya sa Kamara ang unity agenda ng papasok na Marcos administration para makabangon ang bansa mula sa krisis pang ekonomiya at kalusugan. Nagpapatrol, Michael Delizo. Masiglang pagtanggap ng mga miyembro ng Party List Coalition kay House Majority Leader Martin Romualdez sa pagtitipon sa Makati ngayong Sabado. Inendorso na rin siya ng 60 miyembro ng koalisyon para maging susunod na House Speaker sa 19th na Kongreso. Pinsang buo si Romualdez ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Kahit saan nyo kami dalhin at sa likod nyo rin ang bawat isa sa amin kung anong away ang gusto nyong bigay. These are your warriors. It's only Speaker Martin Romualdez who can unify, especially being the head of the Lakas CMD and during the election. There has been team building already in the last 6 months of campaign. Tiniyak ni Romualdez na gagawin ang lahat para isulong ang unity agenda ng Marcos administration. We will be passing legislation amidst this pandemic, and we hope that we are already in the endemic stage. We hope to not only heal the nation, but to also heal the economy. Pabiro naman siyang binati ng kanyang misis na isa rin kinatawa ng party list group. Finally found a house that he can speak. Dumalo rin sa pagtitipon ang bagong halal na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umaasang magiging solido ang mga miyembro ng Kamara para maisulong ang mga adhikain ng kanyang ama. So I hope to learn from all of you, and of course, I hope that we all together
unified can push towards the legislative agenda of our incoming President Bongbong Marcos. Present din si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na sumusuporta sa P3-PWD party list. Nagkamayan sa pagtitipon sina Sandro at si Guanzon na kilalang kritiko ng mga Marcos. Tanggap ni Guanzon ang speakership ni Romualdez at umaasa siyang maisusulong ang kapakanan ng mga PWD. Sinabi naman po niya sa akin na advocacy din po nila ang mag-asawa na ang PWD rights and welfare po ay kanila ring isusulong. Kaya maraming salamat po kay Speaker Martin Romualdez. Nagpapasalamat po ako personal dahil naman po ang PWD talaga kailangan na po talaga nila eh. Kailangan po talaga nila ng boses sa Kongreso. Inendorso rin ng partido ni Pangulong Rodrigo Duterte na PDP laban si Romualdez bilang House Speaker. Naniniwala si PDP laban President Alfonso Cusi na mapagbubuklod niya ang iba-ibang partido at political bloc sa Kamara para maipagpatuloy ang legacy programs ng Duterte administration at ang mga adhikain ni Marcos Jr. Tinuldukan din ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo ang mga hakahakang posible rin siyang mag-speaker. Bukod sa pag-endorso, hinimok ni Arroyo ang mga kasamahan sa lakas CMD na suportahan ang kapartidong si Romualdez. Sumama na rin ang Nationalista Party sa pagsuporta kay Romualdez. Nasa pagtitipon din ang campaign manager ni Marcos Jr. na si dating MMDA Chair Benhur Abalos na napiling mamuno sa DILG sa susunod na administrasyon. Talagang taus-puso ko napapasalamat no, sa ating President-elect na si President-elect Bongbong Marcos Jr. sa tiwalang binigay niya sa akin. No? Importante rito talaga ang pagkakaisa. Kadalasang nagbobotohan ang mga kongresista ng kanilang speaker kada simula ng congressional session. Ika-apat sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan ang speaker sa Kamara. Kritikal ang papel niya para isulong ang legislative agenda ng Pangulo kabilang ang annual national budget at magsilbing rear guard defense sakaling magkaroon ng presidential impeachment. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nakapag-move on na ang marami sa resulta ng halalan. Pero hindi po ang grupong campaign against the return of the Marcoses and Marcelo o Karma. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Karma convener Bonifacio Ilagan na mabigat at mahirap tanggapin ang nangyayari ngayon, lalo't ang kanilang paninindigan ay nag-ugat sa kasaysayan. Isa po si Ilagan sa mga biktima ng torture noong panahon ng Marcelo. Pero hindi na umano sila umaasang makakamit ang hustisya sa papasok na administrasyon. Hindi na po kami umaasa na magkakaroon ng katotohanan yung pag-re-reclaim, pag-re-recover ng anumang nalalabing nakaw na yaman at patuloy na nila yung mapagtatakpan. Binatikos naman ang grupong kontradaya ang umano'y mga irregularidad sa halalan batay sa mga nakuha nilang incident report mula sa mga botante. Kabilang dito ang mga aberya sa ilang vote counting machines, mga ulat tungkol sa vote buying, red tagging at pagpapakalat ng maling impormasyon. Pag-uusapan ng grupo kung dadalhin ito sa korte. Pero yung usapin ng extra legal, mas usapin to ng raising public awareness on what's happening para yung aksyon ng mga tao ay magabayan, batay sa katotohanan. Kasi alam mo, minsan naririnig natin, Zen, dapat respetuhin na lang yung the will of the people, yung 31 million na di umanong mandato ng kasalukuyang frontrunner. Kaya lang, how can you respect the will of the people when the will of the people has been compromised in the first place? Aminado naman ang political analyst na si Professor Ari Sarugay na mataas ang inaasahan ng taong bayan sa papasok na administrasyon. Umaasa si Arugay na sisikapin ang kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtatag ng seryosong gabinete at pamahalaan, lalo't marami pang problema ang bansa sa ekonomiya, pandemya at politika. Malaking hamon din, no, para sa papasok na administrasyong Marcos Jr. at Duterte na siguraduhin nila na yung unity na sinasabi nilang layunin, hindi ito magdudulot ng further polarization, no, at mas matinding iringan. Ang hope ko lang hindi na naman tayo mabudol pinangakuan, ngunit hindi naman nakamit, no, yung mga pangako kasi hanggang ilang
heartbreak pa ba ang titiisin pa natin, no? Bago tayo magkaroon talaga ng pagbabago, no, sa ating politika. Muling nagtipon ang mga taga-suporta ni na Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa isang Thanksgiving party sa Ateneo de Manila University grounds sa Quezon City. Inanunsyo rin ni Robredo ang paglulunsad ng Angat Buhay NGO, pagbaba niya ng pwesto para ituloy ang pagtulong lalo na sa mga mahihirap. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Ilang araw matapos ang halalan, muling nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Para sa tayo ang liwanag pasasalamat gathering sa Ateneo de Manila University. Kahit talo tayo sa eleksyon, nakikita natin yung tao na nagsasama-sama. We are now open. Yung mga mata namin ay bukas na. Sa kanyang talumpati, sinabi ni VP Lenny na hindi na dapat pang malungkot ang kanyang mga supporters. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Pagbaba niya sa pwesto bilang pangalawang pangulo, may plano na agad siya na ituloy ang pagtulong sa mga Pilipino. Itutuloy natin ang ating pagsasama-sama. Bubuin natin ang pinakamalawak na volunteer network sa kasaysayan ng ating bansa. Tuloy tayo sa pagtungo sa mga nasa laylayan at sa pag-ambagan para umangat sila. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Sinabi naman ni Senator Kiko Pangilinan na hindi dito nagtatapos ang laban. Nasa first quarter pa lamang tayo. Oo, nakakalamang ng husto ang kalaban, pero hindi pa tapos ang laban. Let us transform our grief into revolutionary courage. Huwag tayong mawawalan ng loob. Kumagap din sa taong bayan ang campaign manager ni VP Lenny na si dating Senator Bam Aquino. Nakiawit din ang lahat sa kantang Rosas. Dinagdagan pa ng linyang sumentro sa naunang mensahe ni VP Lenny na ang mga namulat sa pag-asa at pag-ibig ay hindi na muling pipigil. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Balikan po natin si Diane Castillejo sa Hanoi, Vietnam, kung saan isinasagawa ang Southeast Asian Games. Diane, kumusta ang resulta ng pole vault competition ng ating pambatong si EJ Obiena? Umuulan ngayon dito sa Maydin National Stadium pero masaya ang lahat ng mga Pilipino dahil gold medal ulit si EJ Obiena sa pole vault event. Nakuha niya ang 5.46 meters which is a new SEA Games record. Sinubukan niyang makuha ang personal best na 5.94 pero ang 5.46 enough na yon para ma-defend ang kanyang gold medal. At kasama natin ngayon ang ating gold medalist EJ Obiena. Congratulations! Thank you. How good does this feel? Gaano kasarap ang pakiramdam mo ngayon? A sigh of relief, to be honest, you know. That pressure made it, I delivered, so it's, paano po ba? Okay na, makakapahinga na ako. Matagal mong pinangarap na lumaban muli sa Pilipinas, diba? At nangyari ito. Gaano kahalaga ang pagsuot mo ng Philippines jersey at lumaban para sa Pilipinas? Paano ba yun? You never know
how many times I can wear this. And di ko nga alam, di ba, the start of the year, di ko nga alam kung makakalaro ako. So it's bigger than honor. It is a privilege and an honor for me to. Iba parandam eh. And sana there's more to come, you know. Sabi ni President Bumbol, you will definitely be representing the Philippines in more international competitions, di ba? Yeah, looking forward to that po. Okay, Alvin, bukod sa gold medal ni EJ, history ngayon dahil ang isa pang Pinoy, si Hackett de los Santos, ang nakakuha ng silver medal at 5 meters. Hackett, congratulations. Unexpected ito para sa'yo. Thank you po. This is my second SEA Games po and I get the silver medal. So, yun po. Sobrang saya kasi sabi ko, yung pressure kanina is grabe, parang okay, gusto ko to. So, dapat gawin ko yung dapat kong gawin. Alam mo, Alvin, ang maganda dito, ang coach ni Hackett ay ang tatay ni EJ na si Emerson Obiena na siyang nag-develop kay EJ. At ngayon, naka-develop ka ng isa pang kampiyon. Mr. Obiena, congratulations. Anong masasabi niyo? Salamat po. Masaya-masaya po ako kasi matagal po na pinangarap ko na maibalik po natin yung honor dito sa larangan na to. It was like so many years ago, 1993, since we had a 1-2 finish. So naulit po ngayon and masaya-masaya po ako doon. Super congratulations. Silver medalist yan noong 1993 sa pole vault. Yeah, together with Edward Lasquete. He's the gold medalist and I placed second. Alright, so EJ, ngayon meron ka nang sumusunod sa yapak mo. What do you have to say about his performance and your dad training him? Yes, the nerves of steel. I think he learned that at a very young age. I didn't have that when I was that age. So I'm proud of him. I really am. And He did well, you know, there's pressure and he delivered as well. I mean, he wasn't expected to win second and paano ba yan? We're Philippines back on top in pole vault, so hopefully the women's we sweep it as well, 1-2 finish. Congratulations EJ and Hackett. Huling mensahe mo na lang sa mga Pilipino na talagang inaabangan ang performance mo dito sa SEA Games. I just want to say thank you. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay niyo sa in my journey. Kasi medyo magulo, pero you stick with me and I really appreciate that. And hopefully you support the whole track and field team. We're still competing for a couple of days. So maraming salamat po. Alright, so congratulations again EJ Obiena, Hackett de los Santos, and Emerson Obiena. Gold, silver tayo sa pole vault event sa SEA Games at sa ngayon sa overall medal standing. Number 4 pa rin ang Pilipinas. I believe you have 10 golds now after the gold of EJ. So lumalaban pa rin ang Team Philippines para makuha ang gold na 3rd overall dito sa Southeast Asian Games. Yan muna ang latest mula dito sa Hanoi. Maraming salamat, Diane Castillejo. At kapapasok lang po na balita, nakakuha ng gold medal din si Annie Ramirez sa Jiu-Jitsu Women's. Kaya may total of 10 gold medal na ang Pilipinas. Congratulations po sa ating mga atletang Pinoy. Congratulations. Pero hindi pa tapos, partner, ha? Oo. Kayang-kaya pa yan. Baka pwede pa tayong mag-third o second, no? Correct, oo. Sana more nga. Gold. More gold. Para number 3 daw tayo. Okay, congratulations muli sa ating mga atletang Pinoy sa 31st SEA Games. Yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. Dito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.